Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo magkwentuhan bago magumpisa ang series ng Dallas Mavericks at ng Minnesota Timberwolves ay heavy underdogs nga ang number 5 seed Mavs noong ongoing pa ang series ng Minnesota Timberwolves at ng then reigning champions Denver Nuggets. Madami nga nagsasabi na magwawagi sa series na ito ay ang team na magkakampyon. Ginawan nga natin ang content na ayon mismo sa ESPN Bet ay 6 games lang aabuti ng series ng Mavs at ng Wolves at in favor pa nga daw ito ng Minnesota. Some are even saying na maswerte na nga daw ang Dallas Mavericks kung umabot sila sa 6 games laban sa anak ni Jordan. Ayon din noon kay Stephen A. Smith ng ESPN ay hindi parte ng kanyang top 5 MVP ladder si Luka Doncic. Well, ngayon nga ay lahat lang ito ay pinapatahimik ng Dallas Mavericks to the point na kung magsasalita man sila ay talagang mapipilitan sila na purihin ito at i-acknowledge na nagkamali sila. Dahil ngayon nga ay 3-0 na ang series na ito in favor of Mavs at posibleng mawalis pa ang tinutulak nila bilang bagong mukha ng NBA. Sa history nga ng liga ay wala pa nakakabalik from down 3-0. 154 teams na nga ang sumubok at wala pa nagiging successful at aangat pa ito sa 155 teams kapag nanalo na din ang Boston Celtics. Hindi natin aalisan ng chance ang Timberwolves dahil kung pinapanood nyo nga ang buong game, dikit naman ito hanggang mga huling minuto. Sadyang palagi lang nga nakakapag-takeover si Luka at Kyrie sa dulo. So andun nga ang chance nila na manalo kung makakapag-execute sila sa final minute. Subalit hindi nga madali na manalo ng apat na sunod dahil nakakapag-adjust din ang mga team sa playoffs. At speaking of adjustment, mukhang na-expose nga ang Timberwolves coaching staff ngayon dahil halos wala silang ginagawang pagbabago sa depensa. Ang problema nga sa Timberwolves ay may dalawa silang big man na parehong walang opensa sa loob ng pinta. They are big but they don't play big at all. Si Towns na mas malaki kay PJ Washington ay nasa labas palagi at ngayon ay 3 of 22 na ito sa 3 points sa West Finals. Epektibo nga ang big man combo nila ni Rudy Gobert kung may dedepensahan sila na tulad ni Nikola Jokic na talaga mag-a-iso sa poste. Ngunit kung katulad nga ni Gafford at Lively ang center ng kabilang team, ang kailangan nila ay maging mas mabilis upang makabalik sila sa rotation kapag nagbiblitz sila kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Sa ngayon nga ay 3 games nang hinahunting ni Luka at Kyrie si Gobert dahil alam nilang hindi ito makakabalik agad sa rotation. Pwede nga nilang ilatag ang mas mabilis na frontcourt ni Towns at Naz Reid o kaya naman Towns at Henderson. Dahil sa ngayon nga ay nakikita natin na may tatlo silang big man, subalit ni isa dito ay walang pumoposte. Si Towns at Reid ay mga guard na may katawang pang big man at si Gobert nga ay halos wala naman ambag sa opensa. Nakita na nga sa first 2 games na hindi nahihirapan ang Mavs na gumawa ng puntos, subalit hindi pa din sila gumagawa ng adjustment dito. Subalit isang adjustment na dapat nilang i-take advantage ay ang mga isolation post-ups para kay Karl Anthony Towns. Di hamak na mas maliit sa kanya si PJ Washington at kung kasama niya nga si Naz Reid, ilagay lang nga nila ito sa corner at hindi na makakatulong si Gafford at Lively dahil sniper nga ito sa corner threes mga kaibigan. Ano ba sa palagay niyo ang mga adjustment na dapat gawin ng Minnesota Timberwolves?